Ang oras po natin mga kabigwahas, alas 10:09 na po ng umaga. Tuloy po tayo kagad, mga kabigwas. Ito na ang programang walang aatrasan, walang kinakampihan, lahat ay haharapin. Programang bubuksan ang inyong saradong isipan. Programang magmumulat ng inyong mga mata sa katotohanan at isisigaw ang mga hinaing ng bayan para sa mga nagbibingi-bingihan. Ang tutuwid sa Baloktot Bigwas ni Tommy Avile. Lunes hanggang Biyernes sa DWOKFM 107.9 ang Bigwas Station. Okay! Magandang umaga! Magandang lalaki ako! Ang oras mo natin ngayon mga kabigwas? Alas 10 na. Medyo mahaba-haba po itong atin pong pagtatalakay ngayon, ha. At mayroon po kayong matutuklasan. Pero bago ang lahat, batiin ko muna ang lahat ng mga Ilocano na imbag na bigat na kayo amin na po. Sa mga sambalin nyo, lalo sa mga taga-sambalis, lalo sa ating mga katutubong item, maganda yalo ko yung mukha ganawan. Kumusta kayo? At siyempre, atin na pong binabati ang ating mga kababayan dyan sa Bicol, Marinaga, sa Indong Gabos. At binabati ko rin po mga kabigwas ang ating mga kababayan sa buong Metro Manila. Magandang umaga! At ganoon din po sa ating mga kababayan naman dyan sa bandang Cebu, mayong buntag sa inyong tanan. At maayong aga sa inyong tanan naman sa mga Ilunggo't Ilungga. Ako po, si Tommy Avile, ay inyo na pong makakasama hanggang alas 11 po, ha? Kaya binabati ko po ang 66 na mga barangay dito po sa Puerto Princesa City, Palawan. At ganoon din po, at binabati ko ang 23 na mga bayan sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, binabati ko ang Marabon. Sino yung Marabon? Palicia, dyan po sa Kuta Kinabalo. Ay, binabati ko po kayo dyan, ha, sa, lalo na sa sentro ng Malaysia. At ganoon din sa Bangkok, Thailand, Singapore. Kumusta na po kayo? Ay, sa mga taga Mindanao, ha, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na mga taga Sambuanga, Hulo, binabati ko po kayo. Mga taga Davao na nakatutok po kayo sa atin pong programa. Siyempre, at akin pong binabati ang mga taga Japan, lalo na po si Ma'am Maki. At kayong ating lalo na si Ma'am Marley. Ay, nasaan na pala si Jing? Okay. At atin naman pong binabati po ang lahat nating mga kababayan dyan sa gitnang silangan. Uy, masama na taga Hong Kong muna. Yan, Hong Kong, China, ha? Binabati ko po, pero sa gitnang silangan, mga OFW, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Lalo na sa gitnang silangan. At sa bahagi naman, dyan po sa USA, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang atin pong topic ngayon, mga kabigwas, magbubukas muli sa kaso ni Jubilin. Hiniling ng ama nito. At dapat umanong managot ang dapat managot. Kung bakit kinlos o sinara kagad ang investigation. Ayan. Mukhang dami bang nagsasabi sa akin, kahit mga opisyal, sabi sa akin ni Sir Tom, mukhang maraming madadawit yan. Anak ko, kasakit sa ulo. Mukhang maraming madadawit. Marami pa po. Ito na yung pasabog natin. At siyempre, atin na pong binibriefing ito. Pinuntahan ka ng mga pulis o sinumang mga authority. At tatakutin ka. May tinuro na ako sa iyong procedure. Alam mo na yan. Para lalo natin silang kasuhan. Ganun din. Sinuman ang gagamitin nila kahit pa yung nanay ni Jubilin. Pag tinatakot-takot ka, sakay-sakay ka lang. Pero lahat, feedback mo kagad sa amin para magawan kagad natin.
Yan, ilan ang nanonood? Sa gustong sumaksi. Yun, mayroon na 324. Okay, mga kabigwas. Abang-abangan ninyo mamaya-maya yan, kapanayamin natin yan. Tatay ni Juvelin, yung totoo ha! Yung totoong tatay niya mismo na naghahangad, naghahanap ng hustisya. Natatandaan po ninyo na sa atin ang kumuha ng kalansay. Nasa atin ang nawawalan ng kalansay. Nasa atin na rin, tatay na rin ni Juvelin, hindi naniniwala doon sa kalansay. Kaya kailangan ito, mga kabigwas. Kaya doon sa mga kriminal, dapat isalbid sa Palawan. Dahil 18 days lang, kalansay. Handa ka na ba sa pagsisiwalat? Tatay ni Juvelin, naghanap na ng hustisya. Yan ha. Si Rapido yan. Okay. Sabi niya, good morning, Sir Bobby Abili at sa mga kabigwas. Team Bigwas OFW Official. Mabuhay ang grupo na yan. Team Bigwas OFW Official. Man kay Trinidad Nimpa. Ang sabi naman niya, good morning po, Sir Tommy. Buti na abutan ko kayo. Talagang magandang lalaki kayo. Bigwas! Sabi nga nila naman ng mama ko nung sinabing magandang lalaki o nung kumulog, biglang sabi ng mama ko, masamang magandang lalaki. Salamat! Bigwas! Nagpalipad ng 2,000 yen itong si Kobayashi Marlene. Hi! Good morning sa'yo, Ma Marlene. Good morning, Idol. Ayun ha, kagandang babae yan. Ito naman, si Rapido, shout out from Team Bigwas OFW Official. Okay? Wala na. Sige, atin na pong tatalakayin ito, mga kabigwas. Sabi ng Virgie Abernilla, good morning, Sir Tommy Abili. Sana lumabas ang tunay na nangyayari kay Juvelin. Yan po! Diyan magagalit na naman sa aking kagwapuhan, ang mga pulis, mga investigador. Okay, Roy, atin na po, papasukin ngayon ang tatay ni Juvelin. Ayan ha, mga kabigwas ha, gusto ninyong mapapanood ang totoong tatay ni Juvelin. Ayan, mga kabigwas. Ito na ang napapanahon, mga kabigwas. Ito yung sinasabi ko, na dapat isa sa kanyang mga kaanak o may karapatan na mapabuksan ang kasong ito. Tayo po ay, sige, yan, umupo lang po kayo dyan, ha? O, sige, ha, yan. At dito po, ilalapit po natin kunti po para malapit po kayo dyan sa microphone pag upo ninyo. Yan, ha? Okay. At atin po yung ika muna po at yan. Baka pwedeng ano muna may i-briefing lang ako sa kanya. Okay? Hey, mga kabigwas. Sige. Ito na po, mga kabigwas. Nakita na ninyo. Ito po ang tatay ni Juvelin. Kailangan natin makapanayam lalo na nung nakaraan pala. Gustong-gusto pala talaga niyang maghanap na ng kakampi. Hindi niya alam kung saan at sino ang kanyang lalapitan. Ngayon, nagkataon na po na may nagsabi sa kanya, lumapit ka kay Bigwas. Ito na ang panahon. Dahil taong bayan ang niluloko ng mga kapulisan at ng mga otoridad. Nasabihin, yung kalansay sa loob ng 18 days ay si Juvelin yun. Magandang umaga po. Dito po natin sa Gandang umaga. Gandang umaga din po, sir. Sige, lapit lang. Gandang umaga po. Yan, lapit kayo sa microphone po, ha? Okay. Naririnig ba? Kaya na. Okay. Halika, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Meron? Mahina. Okay. Tulo natin. Sige. Yan po. Sige. Ano pong pangalan nila, sir? Joel Olivera po. Okay, Joel Olivera. Olivera. O nga, unang-una natin itatanong kagad sa kanya, bakit Olivera ang iyong apelido ay Galieno yung si Juvelin? Kasi po, sir, hindi ko po napilido sa apelido ko, yung bata. Pero yung pong bata na yan,
yung birth certificate niya, nandun yung pangalan ko, tsaka registrado siya ng Lopez Quezon. Mm-hmm. Bakit doon ba siya ay pinanganak? Doon po yan siya sinilang sa Quezon Province. Mm-hmm. O yun. Doon sa mga nanonood po ngayon, nanyan po yung ating kamera ha. Pag dyan ka nakatitig, parang sila na po ang ating kausap. Okay, sasabihin natin na, ibig sabihin, anong taon ba pinanganak doon si Jubilin doon? 1999 po, October 15. October yan din pala, itong si Jubilin. Okay, mula nang sa Quezon kayo, papunta na kayo rito sa Palawan. Anong dahilan, bakit nagpunta na kayo ng Palawan? Bali, taga rito po niya yung asawa ko si Jilin Galino, taga Puerto po siya. Ah, taga Puerto. Ilan po ba ang anak ninyo ni Jilin? Tatlo po. Tatlo. O nga, nagkahiwalay kayo, ano? Opo. Ibig sabihin nung magkahiwalay, kilalang kilala ka ni Jubilin na ikaw talaga yung tatay? Opo, kasi pinag-aral ko po yung Santa Monica ng grade 1 niya, diyan kami nakatira kay Kajulay Lubiano. Ay, ganun ba? Ibig sabihin, dyan pala, nakapag-aral pa pala ito si Jubilin sa Santa Monica. Opo, dyan sa elementary. Ay, nung mag-high school yan? Ayun po, nahiwalay na po kami nung bata kasi nga tinanggalan ng karapatan nung ni Jilin Galino. Umuwi ako, may lalaki na siya. Lumayas na lang ako. Ay, ibig sabihin, nag-asawa na siya ng ano? Ay, saan? Bakit nagkaroon ng asawa panibago si Jilin? Yun nga po, naglukong po siya. Tinanggalan niya ang karapatan, siya nagluko. Pero nandiyan ka sa inyo, magkasama pa kayo noon? Hindi, opo, magkasama kami. Pero umuwi ako tuwing nga po lang kasi sadyang isa pa ako nagkatrabaho. Nung nalaman ko nagluko siya, lumayas na lang ako. Ay, ikaw na ang lumayas. Opo, tapos kinuha ko yung dalawang bata, si Jubilin tsaka si Jocelyn, yung bunso. Pinag-aral ko Santa Monica ng kalating taon lang kasi binalik ko din kasi kakasuhan daw niya ako. Kasi hindi kami kasal. Ibig sabihin yung tatlo nyong anak, kilalang kilala ka na ikaw ay yung ama. Opo ha, malaki na po siya nung maghiwalay kami. Elementary na siya. Nung kasagsagan sinasabing na wala ito si Jubilin, may pumunta ba sa inyong bahay para hanapin ka, ganon? Mayroon po, tatlong pulis perto. Sabi ko nga po, bakit to ako po ang pupuntahan yun? Hindi ko alam kung nawawala yung bata. Baka daw tinatago ko. Hindi ko lang kilala kung sinong pulis yun. Sabi ko, sir, sino naman nagturo sa inyo nandito ang bahay ko? Si Pastora, ano daw? Yung Pastora ng Born Again? Sino? Si ano? Pastora... Galbi? Darlene? Daw, yun na po, sir. Darlene? Darlene. Sabi ko, Pastora? Ako talaga, chismusa ka pala talaga, Pastora. Dapat ito kay Pastora, hindi ito nagtuturo ng ano eh. Hindi ito nagtuturo ng kabanalan. Dapat ito, nagtuturo ito ng kalok. Ay, dapat magturo ka lang ng jack-in po, iba, doktora. Ah, doktora, Pastora. Diba? Ibig sabihin, nakita mo si Pastora kasama ng mga pulis. Hindi po sumama si Pastora, bilang siya lang po nagturo sa pulis. Doon ako nakatira. Okay. Ilapit, siya ang nagturo. Siya po ang nagturo na doon ang bahay ko sa Burlan. Sabi ko, sir, bakit ako po ang pupunta niyo? Hindi, normal lang sa amin na hanapin ka namin. Bakit tinago mo, nagpasyal sa'yo yung bata? Hindi ko nga po, sir, alam na nawawala yan. Dapat ang imbestigahan niyo doon sa trabaho niya sa Robinson. Sabi ko, sir, sino man ang nagturo na nandito ako nakatira? Si Pastora, ano daw? Darlene. Pastora, dapat para sa iyo, dapat sa iyo messenger. Messenger ng LBC. Palas-las tuloy yung LBC. Pastora, alam ko naman nanonood ka eh. So, sigurado ka. Hoy, yung mga kabit-kabit ng kuryente dyan, balik ko, pakipuntahan mo ngayon. Nako, talaga oh. Dapat ko naman oh, talaga naman itong si Pastora. Pastora ha? Iyon ay nagkumpisa pa po sa umpisa pa lamang. August, ano yun? Mga August 6 yun? August 6 po, yung nagpunta si yung pulis perto. Okay. Sa makatuwin po, mga kabigwas, August 6, wala pang kaalam-alam ang lahat ng mga investigador. Wala pa. Hanggang sa umabot na ng ilang araw. Dahil sa kuta-kuta, mukhang nagkakatugma na ito nung sabi nung aking source na kumuha ng kalansay. Anong naramdaman mo nung sinabi na nakita si Jubilin sakay ng chocolate brown na Innova? Masaya po ako siya na sabi ko, buhay man yung bata. Tapos, mga ilang linggo, nagbalitaan ko kalansay na. Sabi ko,
Iyon ang mabuti. Nagulat ako. Teka muna, ulitin ko. May, para malinaw po sa mga nanonood ngayon. Binalita ng asawa ni Pastora na nakita niya at hindi siya pwedeng lukuhin. Nakasakay sa chocolate brown na Innova. Ang feeling mo nga nung mabalitaan mo, tuwang-tuwa ka. Tuwang-tuwa po ako, sir. Sabi, masayang-masaya. Sabi ko doon sa pangalawang asawa ko, Ma, buhay yung anak ko, si Jubilin Yolino. Mm. Sabi ko, di masaya ako po. Oh. Tapos naman ko, mga ilang linggo, kalansay na. Kalansay na! Kita mo! Yan ang sinasabi ko na! Ha? Yan ang sinasabi ko! Dahil po doon sa nangyayari na po yun, mga kabigwas, dahil pumasok na ang tinatawag na accomplishment, gusto nilang magiging close case agad nitong kapulisan, tama nga ang sinabi ng kumuha ng kalansay. Nung makita nila ng pizza 18, makita ng asawa ni Pastora, inutusan umano sila ng pulis. Hindi ko muna babanggitin ang pulis, pero alam ko nanggagalaiti na siya ngayon. Siguro sa katititig niya sa mukha niya, kung nakakamatay ang mura, minura na niya ako, patay-patay na ako. Diba? Tumitig na yan. Kasi inutusan sila ng pulis na kumuha ng kalansay. Ay may kontak sila sa Nara, kaya pumunta silang Nara. Tatlo. Oo, tatlo sila. Ngayon, naiwan yung isa, dalawa, tapos pagkagaling ng Nara, dinala ang kalansay sa Irawan. Yan ang salaysay ng ating kumuha. Tapos, nagkape pa sila habang ang kalansay ay nagpa-blatter. Ba't napunta siya diyan? Hinatid alas dos ng madaling araw, hinatid sa pulang lupa. Ayun ang salaysay ng ating source. Hinatid sa pulang lupa. Bakit nagpursigi silang kumuha ng kalansay? Dahil nakita ng asawa ni Pastora na buhay si Jubilin. Si Pastora, sinungaling, totoo pa lang, ang asawa ni Pastora, makatotohanan, dapat nagpalit kayo. Siya na lang ang pastor dahil yun ang nagsasabi ng totoo. Si Pastora naman talaga, oh. Naku, Pastora, na sana yung koleksyon doon sa mga palupa mo, oy. Itong si Pastora, ito ang sulsul. Kaya lumabas ang kalansay. Nung lumabas ang kalansay, nabalitaan niyo po ba, lumapit po kayo sa mikropon, na ang paliwanag ng anak mong isa, si Junalyn, na hindi siya naniniwalang si ate yun, ate niya. Opo, nabalitaan ko po yun, sir. Sabi ko, masaya nga po, sabi ko, buhay siya, tapos nabalitaan noon ako, patay, kalansay na, sabi ko, paniwala sila na buhay, tapos ngayon, sa sitwasyon yun, tinanggap na napatay na, samantalang buhay, tapos nandawit pa silang tao, pati yung pinsan niya, yung pamangkin ni Jilin, si Hilbert Dasmariñas, siya pa yung nadiin. Okay, ngayon, di ba nung una nanindigan sila na hindi daw talaga yon si Jubilin, di ba po? Opo. Nanindigan sila na hindi yung si Jubilin. Tapos pagdating nung, ayaw ko, nangyari, natapalan ng pera. Tapos, sabi na, patay na. Patay na? O, tapos, ang pinakamasakit po doon, yung indemnities, hindi man nila ako pinalaman na close case na yung kaso. Ako, walang alam doon, hindi man ako pumero. Kaya ako, nanawagan po ako sana, i-reopen yung kaso. Kung pwede. Tsaka may karapatan din ako. Ako yung tunay na ama ng bata. Okay. Sa reopen po, tutulong po kami. Gagawin po namin lahat. Kasi, ang testigo, para mailutang namin. Ha? Para mailutang namin yung kumuha ng kalansay at yung nawawalan ng kalansay at itong nawawalan ng anak. Kailangan lumutang. Kasi, pwede nating ipa-DNA. Ha? Pwede nating ipa-DNA muli itong si Mr. Jewel, si Sir Jewel, at yung mismong may-ari ng kalansay na nawawalan, kasagsagan ni Jubilin na wala yung kalansay. Kailangan ma-DNA sila pareho. Tapos, ihaharap din natin yung kumuha ng kalansay. Oh. Sa mga katuwid, nandiyan, naghahanap na ng hustisya.
Totoo na nga ito. Ang tatay naghahanap sa anak na wawala. Ang nawawala ng kalansay, naghahanap din ng hustisya. Dahil nanahimik yung kanyang anak, bigla ninyong inisturbo doon, yung lula ang naiwan, buto ng lula. Tapos yung kumuha ng kalansay. Sa makatuwid po, mga kabigwas, itong mga sinungaling na investigador, sinungaling na mga taga-suko, ay may pananagutan. Ang gusto lamang po ng ama ni Jovelyn Gallieno, mabigyan ng tamang investigation. Kasi kung talagang buhay, dahil ang pakiramdam nila ay buhay at may communication na ito, dapat lumutang na kayo. Dahil lalong lalaki ang problema ninyo. Oh, sige, ikaw naman po, ano po ang paliwanag po ninyo tungkol doon po sa sinasabi ng iyong dating asawa na ay tanggapin na lang natin na si Jovelyn talaga yung kalansay. Ano pong pananaw po ninyo doon, Sir Joel? Nagsabi po ako dun sa unang asawa ko, tanggap nyo ba na patay na? Sabi ko, para sa ating buhay yan. Tapos dati, sabi mo, buhay. Nung natapalan ka ng pera, biglang namatay. Yun lang. Oh. Ilang pong masabi ko. Oh. Ang ibig pong sabihin ito, kasi narinig po kasi niya, ha? Narinig po kasi ni Sir Joel na binigyan ng kalahating milyong tulong itong si Jilin ba ang pangalan noon, Sir Joel? Jilin po. Oo. Si Jilin binigyan ng kalahating milyon ni Tulpo, ni Senador. Opo. Maliban doon sa mga tumulong. Maliban doon, ang alam ko pa nga, pati yung area nila doon, bininta din, di ba? Sa makatuwid, malaking pundo. Eh, hindi po ba kayo nagtataka, Sir Joel? Birthday ng anak mo. October, ano yun? October 15 po. 15. Nung isinilibrate nila. Opo. Ang birthday ng anak mo, dyan po sa gilid ng cherry, ay maraming taga City Hall. May sasakyan pa ng City Hall na nandoon eh. Wala po kaming napapansin na happy birthday in heaven. Sa makatuwid, walang sinabi na happy birthday bilang in heaven o patay. Ano po ang ano, inimbitahan ka ba noon sa birthday ng anak mo? Wala po, hindi nga po, wala nga po kami yung communication sa cellphone. Ay, bunggang-bungga yun eh. Sinabi noon na ang nagdamit doon ng magarang damit yung anak mong pangalawa. Si, ano pangalan noon? Si Jonalyn. Mm-hmm. Walang nakalagay na birthday in heaven. Sa makatuwid, sa paniniwala mo, hindi talaga patay. Buhay talaga po, sir. O yun. Mga kabigwas, dito na magsimula na dapat buksan muli ang investigasyon. Dahil sayang yung ating testigo na isa sa kumuha ng kalansay. Sayang yung pakikipaglaban nung may-ari ng kalansay na inisturbo sa kanyang libingan. Naghahanap din ng hustisya yon. At ngayon, ang ama ni Jovelyn hindi naniniwala na yung kalansay na yon ay si Jovelyn. Kaya karapat dapat mong buksan na muli ang investigasyon. Parang marami atang kinikilabutan sa nangyayari. Sa totoo lamang po ha, bago po namin natanggap ang paliwanag at ang paglapit ni Sir Joel dito sa amin, mga kabigwas. Alam nyo po ba na dapat noong mga nakaraan pa ito makarating dapat dito? Pero, sa totoo lang, mga kabigwas, nagkasakit siya. Nagkasakit po si Sir Joel, ang tatay ni Jovelyn. Humingi siya ng tulong. Kanino ka tumawag? Sa kay Jilin o kay Jonalyn? Hindi po, kay Jonalyn po. Humingi siya ng tulong dahil may sakit siya. Matindi ang sakit niya. Humiling siya kahit malang kunting pera pambili ng gamot. Nangihiram na nga lang siya. Sabi niya, idaan ko na lang sa hiram. Babayaran ko na lang 2,000. Hindi po siya pinahiram. Alam niyo po ba kung ano
ang kanyang hanap buhay. Namimili lang siya ng garapa, butit garapa. Yung mga ano sa mga bahay-bahay, kung mayroong garapa, buti, yan mga plastic, iniipon niya, dadalhin sa junk shop. Samantalang ang ganda na ng buhay ng anak mo. Anong balita po sa anak mo? Mayroon ng mga sasakyan ata. Ano ba yung... Yun po ang balita. May tricycle po sila. Tapos may motor. Sabi ko, oh, saya naman nila. Hindi naman nila pinagpaguran. Para sa akin, sabi ko, dapat na lang minali na yung si Jubilin. Pinagpalit nila sa pera. Yun. Sa totoo lang, hirap po siya. Kaya nung nakaraan pa sana namin ito ini-interview, nagkasakit po ito. Nagkasakit. Alam niyo po ba na salamat po kami sa iba na talagang nagmamalasakit at tumulong. Isa po siyang, kumbaga, isang namumuhay siyang payak na pamumuhay. Hindi po katulad ngayon ng tinatamasa ng kanyang dating asawa at ni Jubilee, ng Junaline, dahil pumutok ang pangalan ni Jubilin, eh, sabi nga ng iba, buhay na nga si Jubilin, kumita pa. Sabi nila. Inaniwala po ba kayo noon, Sir Joel? Buhay man po talaga yun ako. Kaso nga lang po, yun, pumirma po yung unang asawa ko na close case na yun. Kasi sabi ko, nasabi ko sa kanya, ba't pumirma ka close case? Sabi ko, huwag ka na makialam. Okay, taan nyo na. Sinabihan pala nang tumutol siya na bakit pinirmahan. Anong sabi ni Jilin? Huwag kang makialam. Eh kung hindi pala siya, wala pala siyang karapatang makialam, bakit ginamit ninyo siya noong DNA? Pinakuha pa ninyo. Pinangangapan ninyo. Ngayon, nang siya na ang nagsuggest, sasabihin mo, Jilin, na huwag kang makialam. Oh, eh di dapat nito buksan muli. Eh paano kung, eh ang sinasabi ko ngayon, kung dahil sa pag-interview ngayon, alam ko maraming maaawa sa'yo. At maraming Pilipinong hindi naniniwala na sa loob ng 18 days maging kalansay ang isang bangkay. Kaya halos lahat ngayon na nanunood sa akin, suportado po kayo, Sir Joel. Hangad po rin namin ang katotohanan. Niluluko po nila ang taong bayan. Kaya kahit sa ganitong pamumuhay ni Sir Joel, sa totoo lang, nung pinapuntahan namin kanina kahapon, bago namin binalikan siya, kahapon, nagbinta po siya ng isang sako niyang kalakal doon sa junk shop. Hirap po sila sa pamumuhay. Ngayon, kanina ang umaga, dahil wala siyang pamasahe papunta dito, pinasundo namin. Kasi nagkataon na raw na yan na ang panahon na may kakampi na siya. Dahil bakit mo ba hindi mo naisip noon na lumapit dito po, sir? Ay, hindi ko po kasi, sir, alam yung istasyon na ito. Tsaka wala akong lakas loob na makasama. Nanahimik na lang po ako sa Burlan. Nagsasabi nga po, taga Burlan dapat, nagpa-interview ka dahil ama ka naman, naano po ako kasi wala nga ako malapit. Kung lalapit ako sa unang asawa ko, magalit pa yung stepfather ng anak ko. Ngayon, panahon na para lumapit, nananawagan po ako sa pamahalaan na kung pwede i-reopen yung kaso. Okay po. Ang amin pong legal, katulad po ni Attorney Regidor Tulali, ay nakahanda na po para sa kanya pong statement para sa pagbubukas po muli ng kaso. Mga kabigwas, tulungan natin itong si Sir Joel para manindigan. Binripin ko na rin siya, baka mamaya lalapitan ka ng mga pulis, takot-takotin ka. Kung sino mang otoridad, takot-takotin ka. Yung tinuro ko sa iyo procedure, gawin mo lang. Kawawa sa atin yan, yung mga otoridad na yan. Pag takot-takotin ka, pupuntahan ka. Minsan, makakatanggap ka ng mga text na pananakot, forward mo lang sa amin ang mga number. Ha? Kasi lalo na ngayon, rehistrado na ang mga number ng cellphone.
Oh, ngayon kung halimbawa lalapitan ka ng dati mong asawa at kakausapin ka, i-relay mo rin sa amin kaagad para malaman natin. Kung gusto mo pong manawagan sa mga nanonood po ngayon, nasa iyo po ang pagkakataon. Nanawagan po ako sa asawa ko, sabi ko, nandito ako ngayon sa istasyon, sa mga kilala sa akin, sana tulungan niyo po ako na mabigyan ng katarungan yung anak ko. Tsaka dyan, sa Quezon Province, Lupis Quezon, kasi dyan po inisya lang yung anak ko sa Lupis Quezon. Okay, mga kabigwas, pagkakataon na basahin ko muna ang mga comment ng mga nanonood ngayon ng live. Anitir, pera o case? Siyempre, nakakita ng pera, kaya pinili ni nanay ni Jubilin at kapatid niya na close case yung mga mukhang pera. O, kita nyo na, galit na. Ay, Rang Lopez, mamalamo, mamaloms, grabing anak, tatay mo, di mo mapacheck up. O, kita nyo na, may pera naman kayo. Ngayon lang ko nakakita ng kaluluwang buhay. Pera talaga. Mapowers. Hay, kita nyo na, nagkasakit yung tatay, ni hindi nga siya tinulungan. Walang pakialam. Pera-pera ang pinag-usapan. Umar Dinsay, tatay. Tatay, huwag kang matakot. May Diyos na buhay. Hindi kanya pababayaan. At ang iyong pamilya, alam niya ang buong pangyayari. Dapat lamang nabuksan muli ang kaso ni Jubilin Galieno. Lalabas na ang katotohanan. Yan. Okay, sabi ni Elsa Estrada, IG. Ayan na, pag nagsanib ang pwersa, ang kamag-anak ng Kalansay at yung biological father ni Jubilin, patay na kayo, mga kasangkot. Tama. Elsa Estrada, ingat Sir Joel. Huwag na huwag kang kakampi sa pulis. Ang Diyos ang magsisiwalat sa nangyayari. Okay? Tilia Lifestyle, Sir Tommy, ikaw ang may posibilidad na sumunod sa yapak ni Tulpo na lumalaban sa katotohanan. Sana dadami pa ang katulad nyo. Gusto ko nga dumami yung lahi ko, kaso lang hinahunting man ako nitong mga hinayupak na mga pulis na ito. Nag-iisa na lang itong mukhang ito, gusto pa nilang tigukin. Yung mga otoridad na yan. Galing naman si Sura 2020. Wala. Okay, galing naman dito sa... Okay, aga tayo. Yes, reopen ang kaso. Be strong po kuya, huwag kang matakot. Yan, papayo nila sa iyo ha, galing kay Bernie Nunez. Manindigan ka lang. Sabi ni Zura 2020, Sir To, 20 Abdullah, Sir Tommy, safety nyo na ngayon ang tatay ni Jubilin. Okay, so tulungan ko po siya. Hindi ko pa po siya makuha doon sa kanyang area dahil siyempre kapos tayo. At kailangan na hindi ko pa hindi nakakahiya naman doon kay Angie na dalhin doon sa farm niya, dahil doon naman si Liubert, di ba? Kaya maghanap na naman ako ng iba na paglalagyan nito. Kasi kulang tayo sa sa budget. Ikita mo nga, juicy tuling, ang pera madaling maubos, panandalian lang yan. Wait, karma, mahiya kayo sa tatay ninyo, konting ambon man lang. Sana gasino lang aba ang 2,000. O tama, dapat, di ba? Ito, Erlinda Abayog, nagbinta sila Jilin ng mga kaluluwa kay Satanas. Sige, magdiwang kayo. Mag happy ngayon. Darating ang araw, mauubos din yan. Kasi hindi naman kayo binigyan ni Rapi Tulpo. Mayat maya, hanggat buhay kayo, one time lang kayo. Ayan, payment lang yan sa buong kaluluwa, sa buong kampo nyo. Siya galit na yun. Niyago, ito, Sir Tommy, saludo kami sa iyo. Nang pamilya ko, tama yan ginagawa mo. Pinagdarasal ka namin, ilayo ka sa mga demonyong pulis. Wag watching from Cavite. Mukhang pera yung nanay ni Jubilin. Baka binigyan din. Jose, Sir Tommy, doon ako gigil kay impastura
sa isa rin na makulong dapat humanda ka na pastura na galit na. Okay. Sige. Dito sa ano, sa YouTube. Sa YouTube. Yan. Dito, yan, yan. Kay Aileen Herrera. Good morning, Sir Tommy Abili. O si Aileen ito. Salamat sa patuloy kang kagabayan ng ating Panginoong may kapal dahil ikaw ang pag-asa ng mga inaapi at naaapi. O ito si Aileen Herrera, ay kaibigan ko to. Ma'am Aileen, tulungan natin to si Sir Joel ha. Eh alam ko naman maginhawa yung buhay mo. Ha? Dahil ikaw ay maganda yung buhay ng iyong mister. Kaya tulungan natin to. Okay, ito naman si i-direct natin sa kanya. Oh. Ikaw ba? Mayroon ka bang, may GCash ka ba? Wala po, sir. Oo. Yung kasalukuyang kinasama mo ngayon, kung mayroon kang, ano, mayroon kang GCash siya. Ano yung malamig? Huwag kang mag-iinig. Nanginginig po kasi siya. Malamig kasi, sir. Malamig. Okay. Oo. Sige, sige. At kami gagawa ng paraan sa'yo, ha? Rick Villaminto. Good morning po, Sir Tommy. Always watching from Bulacan. Bigwasan mo na, Pulis Palawan, na tiwali ang mga ungas hanggang ngayon. Di pa napaparusahan. Gumawa kay Jubilin. Case blues. At least close agad. Case close. Okay, Joy Rondon. Good AM, Sir Tommy. Watching from Tabango, Leyte. Amping kanunay, more power. Okay, salamat ha. From Singapore. Sige, baba mo. Yan. Ito, yan ha. Salamat, naka-live ka na naman. Watching from Iloilo, miss you. Si Marilo, alaw, nag-a-dag-collab. Ingat palagi, palagi, nanonood kami. Juicy Grospe, good morning, Sir Tommy Abili. Liubert, sana nasa mabuti kayo. Sa ingat po. Si Liubert, okay na. Maayos na, nandoon sa farm ni Angie. Ito na lang si Joel, ang aking ano, kung kanino ko itong ilagay na farm. Na, sa bagay, sabi ko, kapag nilapitan ka ng otoridad at sulsulan ka, may tinuro ako procedure sa kanya. Okay, ito naman, sa baba. Dionisio Hinayon. Ilaban mo, Sir Joel. Okay, baba mo kung tinak. Huwag kang matakot. Yan, yan, kita nyo na. Tuloy ang laban. Excited kami na ma-open ulit. Yan na. Jean Jose, Pastura Ipal. Yan, Pastura daw, Ipal. Eto naman, si Edith Kulay. Pagsabahin nyo na lang sila. Dalawa ni Liubert, ingat mo kayo lagi. Marami kang pakakainin doon, Angie. Ili, Sorilia, ipaglaban mo kuya ang katarungan para sa anak mo. Kasuhan mo din ang asawa mo at anak mo. Kahit pang gamot ba lang, di kanila binigyan. Grabe! Sige, baba mo, yan. Okay. Katomi, ayun. Sabi, taas mo kunti. Ayan, Katomi, ito ang dapat matulungan at mabigyan ng panghanap buhay. Kawawa naman pala ito. So, totoo lang po, nag-ano po siya ng basura. Yung mga buti, garapa, ayan. Na ano siya, tapos idadali niya doon sa junk shop. Naaabutan nga namin doon, nagbinta siya ng isang sako niyang mga kalakal doon sa buyer ng junk shop. Na doon siya, nag-naabutan namin. Kasi, sa totoo lang, nag-aantay ako. Pero nung ni-repair na siya ng mga kakilala nila, dahil ito daw, wala daw talaga siyang malapitan kung sino, kung paano lumapit dito sa aming himpilan. Kaya sinubaybayan namin. Kung ako lang, kumita ng katulad ng kumita ng ibang broadcaster dyan, ay tulungan ko na ito. Hindi na ito dapat mga ngalakal pa ng mag-ikot-ikot bahay-bahay, maghahanap ng mga butit garapa. Dapat ito siya na may-ari ng junk shop. Diba? Samuel versus Junior. Katomi. Sige, baba mo. Okay, baba mo. Yan. Emeline Vicente. Kuya Joel, wag na wag kang magpabayad ha. Para lalabas ang katotohanan, ingat ka lang. Tatay Joel, wag matakot, ipaglaban ang buhay ng anak mo. Yan. Siya, anong paliwanag mo? Lapit ka sa microphone. Salamat po sa inyo. Yan, taas mo kunti. Yan, sige, sige. Paglalaban ko po yung karapatan ko para sa anak ko. Hindi ko po ibibinta yung karapatan ko. Makita ko lang yung anak kong buhay. Yun lang po. Ngayon, taas mo kunti. Meron ako nakita doon sa taas kunti. Kunti, taas. Yan. Ito. Huwag kang matakot, kuya. Tutulungan ka
niya. Sabi ni Sir Tommy, tutulungan kanya basta huwag kang magpapatalo. Mga animal na mga tiwaling, mga pulis na yan. Relax lang, kuya. Mga, ha? Relax lang. Okay. Ito, sige. Mia Pirasol, good morning, kuya. Laban lang, huwag kang susuko sa labanan. Okay, ito naman. Si, naiyak si ano, si Tess Lucas. Good morning, Sir Tommy. Naiyak ako kay Tatay Jewel. God bless you. God bless. Protect you. I salute you, Sir Tommy. Nag-send siya ng 500 cents. Anang stars. Okay. Laurentia, bye-bye. Tatay, walang kaluluwa si Jocelyn. Yung anak mo na yan, walang utang na loob. May sakit ang tatay niya. Hindi ka man lang tinulungan. Mukhang pera talaga. Yan, nagagalit na yung tao. No, sa kanya, ang kanyang... anak at saka dating asawa. O, tingnan mo, huwag kang mag-ano muna. O, eto, si Rins Honyo, ibang klaseng anak, dalawang kilang, di mabigyan, nagbigay ng buhay sa kanya, wait lang, karma, nasa paligid lang. Okay. Eto, Edna Dio, so excited, Sir Tommy. Ito naman, si... Isabela Saminado, Sir, dapat lahat ng sangkot kay kasuhan dapat isali na yung NBI. Oh, yes, kasama yan. Okay, sige, baba mo. Baka mayroon pa doon sa ibaba. Okay, dito, yan. Si baba. Okay, yan. Si Golden Bernard, oo nga naman, Sir. Magsama na sila ni Liubert. Andito lang kami, mga supporters ni Jake Magnus, nakahandang tumulong at sumuporta. Yan ha. Yan at kung pagsasamahin ko to at doon sila kay Angie sa farm niya, eh si Angie ang kontakin ninyo doon kasi siya magpapakain. Tanin ka ng kamuti doon. Yan. Talagang basta ako suporta din ako. So tulong din ako pati sa bayarin doon sa abogado, akin na 'yon. Oh, pati yung mga statement doon ako, akin na. Pati sa abogado. Okay. Sa YouTube, tingnan natin. Bago tayo magpaalam, andyan na yung susunod na programa. Okay. So, dito si ano. Good morning, Sir Tommy. More power sa inyo. Roland Nipo from Munting Lupa. Okay, sige. Ayan, si Rapido. Ngayon, kutakot ang haharapin nila. Sige. Arundi TV mo, tama. Yung babae na naglalakad na hinahablot tapos binalita. Totoo yun. Nasa akin na yung source na yun eh. Okay. Ang mali nila ay 18 days lang kalansay na. Doon sila nagkamali. Yan. Eto naman si Arturo. Arturo Anurico. Sir Tommy, good morning po. Lagi po kayong mag-ingat ha, sa panahon ngayon. Okay, salamat po ha. Okay, salamat po sa mga nanonood kaninang umabot na 700 doon sa YouTube at ganun din sa atin po sa FB. Maraming salamat po, Tatay Joel. Baka pwedeng magpaalam ka na at tuloy-tuloy ang laban natin. Baka kailangan nating umupo dito, uupo tayo. Maraming salamat po at ako'y nakarating sa istasyon nyo. Sana po matulungan nyo ako, nanawagan po ako sa kay Jubilin Galino na ma-reopen yung kaso niya. Ngayon lang po ako nagkapanahon na nakalapit sa inyo. Sana po tulungan niyo ako, pati pong Senado. Okay. Kung halimbawang nakikinig at nanonood ngayon si Jubilin, anong maipapayo mo? Papayo ko lang po sa kay Jubilin. Nak, sana magpakita ka na. Kung ano man nangyari sa'yo, mahal na mahal kita na. Kaso nga lang, no choice ako nung panahon ng kaso mo noon kaya wala akong malapitan. Tsaka paalala ko lang din po sa dalawang anak na iwan dyan. Pasensya na kayo kung nireopen ko kasi kayo ayaw niyong pumayag. Tinanggap niyo na patay na. Pero ako hindi payag, amarin ako. Sana maunawaan nyo. I-reopen natin na. Yun, mga kabigwas. Maraming salamat sa iyo, Sir Joel. Darating at marami pa tayo pag-uusapan dito. Lalo na't kukunan natin ang opinion ng mga nanonood. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Ang himpilang ito ay tutulong din sa iyo. Sagot ko na po. Yung sa pagpapagawa ng statement sa abogado, sagot ko na rin yun. At pati po yung paglaban. Yung acceptance ng abogado, sagot ko na rin yun. Okay, maraming salamat po sa atin pong mga taga-subaybay. So, kaya ako po ay dandahan ng magpapaalam at lagi ko pong sinasabi sa inyo, ha, mga kabigwas. Kung kayo po, ha, mga kabigwas, kung kayo ay may nalaman na katuluyan, kapalpakan, ang api ng
mga opisyal sa lipunan. Huwag po kayong mag-atumili na magsuntok sa aming himpilan. Artikular na po sa programang ito. Huwag po kayong matakot. Laging tandaan na ang takot ay nasa isip lamang. Ako po si Tommy Abili, ang inyong sumbungan at sandigan para labanan ang mga katiwalian. Ako ang inyong